Maganda at matalinong ang adjustment ni Coach Vogel, mga idol, dito kay LeBron James. Nagresulta nga sa team ng Los Angeles Lakers na sila ay gumaling at lumakas sa kanilang paglalaro. Ito ang si LeBron, mga idol, sa kanyang last 5 games nag-average ng 33.8 points per game, 9.4 rebounds and 6 assists. At ang kinaganda nga niyan, mga idol, sa last 5 games din itong Los Angeles Lakers, sila ay 5-0. 5-0 sila, mga idol, undefeated. At yan nga, mga idol, simula ng gawin ni Coach Vogel na sentro itong si LeBron James. Yan nga, mga idol, ang naging resulta. 5-0 na ang Los Angeles Lakers, nag-average nga sila ng 127 points per game. Ibig sabihin lang niyan, mga idol, na yung ginawang adjustment ni Coach Vogel na paglalagay kay LeBron sa sentro ay napakaganda nga para sa team ng Lakers. At dahil na nga rin siguro, mga idol, mas lumuwang ang kanilang spacing at mas may weapon nga ang Lakers sa court kesa kapag meron nga silang traditional na sentro. Mas malawang ang spacing ng Lakers para dito kay LeBron at mas maraming ang threat sa opensa kesa nga sa traditional na sentro. Yan nga, mga idol, sana nga ipagpatuloy ni Coach Vogel yan, LeBron James at the center position. Pero dapat ding i-monitor niya yan dahil mahirap na rin mapagod si LeBron dahil regular season pa lang naman. At kayo nga, mga idol, tanong ko sa inyo, pabor ba kayo na itong si LeBron James ay center position ang lalaroin for the rest of the year para nga dito sa Lakers? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga, mga idol, sobrang gandang balita para kay Klay Thompson at sa mga Warriors fans. Ibinalita na nga, mga idol, neto ni Shams Charania na itong si Klay ay expected na nga na maglaro against sa Cleveland Cavaliers sa kanilang next game. Linggo yan ng gabi, mga idol, dun sa Amerika at Lunes naman ng umaga sa atin yan, mga idol, 9:30. At kung natatandaan nyo nga, sinabi ni Steve Kerr na pagbalik nga doon ni Klay Thompson ay hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa at bibigyan niya na agad ng starting role at bibigyan niya na rin agad ng mga minuto. Yan nga, mga idol, ang dapat talaga nating abangan lahat na NBA fan, ang pagbabalik nga ni Klay Thompson matapos ang almost 3 years of injury. Sigurado at, mga idol, hindi lamang mga Warriors fans ang masaya kundi pati na rin ang buong NBA community. So yun nga, mga idol, abangan natin si Klay Thompson sa Lunes, 9:30 ng umaga against sa Cleveland Cavaliers. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!